namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Manalig sa akin ay mabubuhay kailanman. Viva po, Jesus Nazareno. Awit at papuri, alay namin sa'yo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva po, Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami maging marapat sa pagkabuhay na aming kinamtan sa binyag, upang ang ipinagdiriwang namin ngayon ng buong galak ay siyang laging maging lakas para kami ay maligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, minabuti ng mga apostol ng matatanda at ng buong simbahan na pumili ng ilan sa kanila upang suguin sa Antioquia, kasama sina Pablo at Bernabe. At sinugo nila ang mga pangunahin ng mga kapatid, si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas. Ipinadala nila ang sulat, ganito ang nilalaman. Kaming mga apostol at matatanda ay bumabati sa mga kapatid na hentil sa Antioquia, sa Syria at Cilicia. Nabalitaan naming ginugulo kayo ng ilang kasamahang galing dini, bagamat hindi namin sila inutusan. Di umano'y binabagabag kayo sa pamamagitan ng kanilang sinasabi. Kaya't napagkaisa namin magpadala sa inyo ng mga sugo. Kasama sila ng ating minamahal na Bernabe at Pablo, na di nag-atubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Sinusugo nga namin sa inyo sina Judas at Silas,
upang ipaliwanag sa inyo ang nasa saad sa sulat na ito. Sa udyok ng Espiritu Santo, ang naging pasya namin ay huwag na kayong atangan na iba pang pasanin maliban sa mga bagay na talagang kailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan ng dugo at ng hayop na binigti. Huwag kayong makikiapid. Layuan ninyo ang mga bagay nito at mapapabuti kayo. Paalam. Pinayaon ang mga sugo. Pagdating sa Antioquia, tinipon nila ang makapatid at ibinigay ang sulat. Pagkabasa sa liham, ang mga tao'y nagalak dahil sa kanilang narinig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa gitna ng mga bansa, sabihin, Diyos ay dakila. Sa gitna ng mga bansa, sabihin, Diyos ay dakila. Nahahanda ako, O Diyos, ako ngayon ay handa na. Purihin ka at awitan ng awiting masisigla. Gumising ka, katawan ko. Gumising ka, kaluluwa. Gumising ka, tugtugin mo yung lumang lirat alpa. Tumugtog ka at hintayin ang liwayway ng umaga. Sa gitna ng mga bansa, sabihin, Diyos ay dakila. Sa gitna ng bansay, kita'y pasasalamatan. Poon ika'y pupurihin sa gitna ng mga hirang. Pag-ibig mong walang maliw ay abot sa kalangitan. Nadarama sa itaas ang lubos mong katapatan. Ihayag mo sa itaas ang taglay mong kabantugat. Dito naman sa daigdig ay ang iyong kaningningan. Sa gitna ng mga bansa, sabihin, Diyos ay dakila. Magsitayo po ang lahat. Mga kaibigan, alam na ninyo ang tanan na mula sa amang mahal. Alleluia, alleluia, sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo
ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at humirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang inuutos ko sa inyo. Mag-ibigan kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin. Dapat po si Reverend Viel ang magsisermon pero halos isang oras na siyang nagbigay sa atin ng magandang reflection kanina. Kaya sabi ko, sige, ako na muna ang magsisermon. Pero muli nating pasalamatan si Reverend Viel sa isang magandang katesismong ibinigay sa atin kanina. Na, salamat Reverend, ipagdasal po natin si Reverend at ang kanyang mga kabatch na diakono sa paghahanda nila. Ilang buwan na lang, isang araw si Reverend na ang nagmimisa dito bilang pari, kaya ipagdasal po natin siya. At speaking of pagdarasal para sa pari, alam niyo kaming mga pari, naging pari kami dahil sa dasal ng isang napakahalagang tao. Maraming nagdasal para sa amin. Kamag-anak, kaibigan, mga pare, pero sigurado ako sasang-ayon sa akin lahat ng mga pare. Kaya kami naging pare dahil sa aming mga nanay na nagdasal para sa amin. Nasaan po ang mga nanay na nandito ngayon? Taas ang kamay ng mga nanay na nandito ngayon. Kita nyo na, mas marami ang mga nanay na nandito. Huwag magagalit yung mga tatay. May magandang sinabi si Saint Therese of the Child Jesus. Sabi ni Saint Therese, "The most beautiful masterpiece of the heart of God is the heart of a mother." Ang pinakamaganda daw na ginawa ng puso ng Diyos ay ang puso ng isang nanay. Amen? Kahapon, nagmisa ako. 80th birthday. Kaya lang sabi sa akin nung anak, "Father, hindi na po makakasama sa atin si nanay kasi hindi na siya nakakalakad, hindi na siya nakakakilala, hindi na siya nagsasalita. Kaya doon lang siya sa kwarto niya. Parang ang dami na niyang hindi kayang gawin. Pero naniniwala ako, kung meron mang isang bagay na hinding-hindi mawawala at titigil sa isang nanay, hindi yung kanyang pagbubunganga, kundi ang kanyang pagmamahal. Hinding-hindi titigil magmahal ang isang ina." Sa ating ebanghelyo, yan ang sinasabi ni Kristo. Wala nang hihigit pang pag-ibig sa pag-aalay ng kanyang sarili para sa kanyang kaibigan. At ang bawat nanay ay larawan ng dakilang pag-ibig sapagkat siya ang unang nagtaya ng buhay para sa iyo. Bago mo pa makilala ang mga tinuturing mong dakilang kaibigan, dakilang asawa, dakilang anak, ang nanay ang unang nagtaya, nagbuwis ng kanyang buhay para sa iyo.
At hindi matatawaran yon. Hindi mapapalitan yon. At bilang mga nanay, marami tayong mga habilin, payo sa inyong mga anak. Ang mga anak na nandito, ano ang hindi ninyo pinakamakakalimutang payo ng inyong mga magulang? Eto, hindi ko alam kung nakikinig ngayon ng aking nanay. Lagi ko itong sineshare, pero lagi niya akong pinapagalitan kapag ikinukwento ko ito. Siguro narinig niyo na lang, isa sa mga madalas namin pinagtatalunan ng nanay ko. Mga nanay na nandito, sagutin niyo nga po ako kung ano ang paliwanag. Bakit ba kayong mga nanay, kung kayo ay nagdadala ng bag, kung hindi ang laki-laki, ang bigat-bigat? Ha? Kayong mga nanay, kung hindi ang laki-laki ng bag ninyo, ang bigat-bigat ng bag ninyo. Minsan kasama ko yung nanay ko, ang laki-laki ng bag. Sabi ko, ma, mag-overnight ka ba? Ang laki-laki naman ng bag mo. Totoo po ba o hindi? Kaya madalas kayo nag-aaway ng asawa mo, ng anak mo. At kapag kukunin ko yan, ano ang paboritong sinasagot sa akin ng nanay ko? Bitawa mo yan. Hindi ko sa'yo pinapabuhat yan. Hindi sa'yo yan. Tayo namang mga anak, galit na galit tayo, ang laki-laki ng bag nila. Pero pag humingi ka sa kanila, lahat ng hingin mo, meron sa bag nila. Skyplex, nail cutter, Band-Aid. Pero, ano ang magandang payo ng nanay? Bitawan mo yan. Lahat ng hindi sa'yo, bitawan mo. Anak, kaya ka nahihirapan, kinukuha mo lahat. Kaya ka nahihirapan, pinapatulan mo lahat. Kaya ang ganda ng sinasabi ni Kristo sa Ebanghelyo natin ngayon. Ano ang dakilang utos? Magmahalan kayo. Wala yatang magulang na hindi nagsabi sa kanyang mga anak, huwag kayong mag-aaway, magkapatid. Yun na yata ang pinakamasakit at pinakamasaklap na mararanasan ng isang magulang, ang mag-away sa harapan niya ang kanyang mga anak. Kaya kuminsan nahihirapang mamatay. Buhay pa ako, nag-aaway-away na kayo sa harapan ko. Kaya maganda ang bilin ni Kristo sa ating ebanghelyo ngayon, magmahalan kayo. Hindi lahat pinapatulan ninyo. Hindi lahat pinapansin ninyo. At ano ang pinakamahalagang paalala niya? Ituring niyong kaibigan ang bawat isa. Mga magulang, kayo rin. Lagi niyong sinasabi sa mga bata, piliin mo ang kakaibiganin mo sa labas. Sana hindi na nila kailangang lumabas para magkaroon sila ng mabuting kaibigan. Sana nasa loob ng bahay ang tunay nilang kaibigan. At kapag nangyari yon, hindi imposible na maging mabuting kaibigan ng anak mo paglabas ng bahay ninyo. Ang ganda ng unang pagbasa natin, si Pablo at si Bernabe ay binigyan ng bagong makakasama. Naisip nung mga apostol ng matatanda, bigyan natin ng makakasama sina Pablo. Anong naisip ni Pablo? Hindi sila nagalit, hindi sila nainggit. Hindi kagaya natin ngayong kuminsan, tinutulungan ka na, galit ka pa. Tinutulungan ka na, minamasama ka pa. Tinutulungan ka na, pinagdududahan mo pa, pinagbibintangan mo pa. Lagi kong sinasabi ito, hindi mo kaya lahat. Alam ng Diyos yan. Kaya bibigyan kanya ng makakasama upang makaya mo at magawa mo ng mabuti. Huwag tayong magalit. Huwag tayong mainggit. Sa kung anuman ang kaya rin ng iba. Sa kung anumang mabuting maibibigay ng iba para sa atin. Noong pong nakaraang linggo, sinamahan ko po yung aming mga maintenance ng parokya.
yung mga nagtatrabaho sa sementeryo, yung aming gatekeeper. Nag-outing kami. Sabi ko, ako nang bahala sa resort, kayo nang bahala sa pagkain. Ba parang napahiya ako, ang daming pagkain. Pinag-ipunan talaga nila. May isa kaming kasama doon, medyo mahina ang pandinig. Binibiro-biro namin, nakikisakay naman. Binigyan daw siya ng hearing aid. Sabi sa kanya, kamusta yung hearing aid? Maganda ba? Maganda. Talaga? Eh magkano? Kahapon. Wow. Maganda nga. Sabi ko sa kanya, buti hindi ka nagagalit kapag niloloko ka. Sabi niya, hindi po, Father. Hindi ko naman sila naririnig eh. Alam niyo, kung hindi lang nakakatakot hilingin, minsan sana tayo ganun din. Para hindi lahat ng sinasabing mali, pangit sa atin, pinapatulan natin. Sa pagpapatuloy ng misa nating mga kapatid, lagi nating tatandaan ang dakilang utos, ang pag-ibig. Sa huli, hahatulan tayo ng Diyos, hindi kung sino ang nagbigay ng marami o gumawa ng malaki, kundi kung sino ang nagsikap magmahal ng mabuti. Araw-araw, iniimbitahan, pinapaalala sa atin ng Diyos ang dakilang utos. Magmahalan kayo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, tinatawag tayo ni Kristo na kanyang mga kaibigan at inuutusan tayong ibigin ang isa't isa. Ipakita natin ang ating pag-ibig sa katapatan ng ating mga panalangin. Ang ating pong itutugon, Panginoon, panatilihin mo kami sa iyo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyo. Ang mga tinawag upang mangaral ng Ebanghelyo sa anumang paraan, naway magpahayag ng mabuting balita ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyo. Ang mga namumunong politiko, naway matakot sa Diyos at gawin ang nararapat ayon sa mga salita ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyo. Ang mga mag-asawa, naway isa puso ang utos ng Diyos na mag-ibigan kahit sa mga pagkakataon ng pagsubo. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyo. Ang mga may sakit at may kapansanan, naway makatagpo ng pagmamahal sa mga nangangalaga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyo. Ang mga kapatid nating yumao, naway pagkalooban ng Diyos na walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, panatilihin mo kami sa iyo. Ama naming mapagmahal, dinggin mo po ang aming mga panalangin at loobin mong lumago sa amin ang iyong pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa harap mo.
Alak at tinapay, alay namin sa'yo. Mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo, upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay, sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapala, buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, para mo nang awa, gawin mo pong banal ang mga alay naming iyusan ng kalugdan. At kami gawin mong haing sa iyo'y laging nakalaan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumaon nating mahal sa buhay, lalo na ang mga nanay na yumaon na. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang butihing esposo, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagmahal na Ama sa Langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan
at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Hesukristo, ang anak ni Maria. Siya ang tunay mong pag-ibig. Siya ang tunay mong kaligayahan. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Jesus Nazareno,
Salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ikay purihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Sereno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama. Kaawaan niyo po kami, maasa. Pagnubayan niyo po nawa, gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan. Huwag po ninyo kami pababayaan. Kung Jesus na sereno, kay buti mo sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang samot at dasal, sana'y pakinggan mo ng mapawi ng mga paghihirap ko. Kung Jesus na sereno, salamat po. Mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Katulad ni Maria, sa tulong ni Maria, ang ating ina, huwag kang matakot at madamot na magmahal muli at mahalin muli. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtam nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong mapayapa upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.
sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus, Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, magsiupo muna ang lahat.